Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Tumingin ho kayo sa picture na Yu Yuklai. Ito ho yung Chinese national na queen drugs ho sa loob. Alam niyo ho, controversial to. Sinearch na ho namin ang kanyang background. Nakakalabas pasok ho siya eh. Bilangguan labas ho na nakakapagkasino pa ho siya eh. Tapos at the same time, hindi lang ho dyan. Nung panahon ho to na mga wala ho sa panahon ni Digong, yung mga nakaraang administrasyon. Walang, kasi pag sinabi natin ang kulay dito, baka magagalit na naman kayo, magmimisa-misa na naman kayo eh. Kaya sa misa ninyo, sana ipagdasal nyo, kayong mga dilawang nagmisa kahapon, kayong mga oposisyon na mga dilawan na nagmimisa, ipagdasal nyo, hindi lang doon sa sinasabi natin na healing, paano mo mahihil kung patuloy ang sinasabing pagbentahan ng droga na sinasabi ng ating administrasyon, the war against drugs must continue. Paano mo mahihil yung mismong sa loob ng kulungan? Kasi sa loob ho ng kulungan, ng Bureau of Corrections, ito hong babaeng to na si Yu Yuklai, sa information ho ng PDEA, may link ho to sa loob din ho doon sa New Bilibid Prison. Yung mga personalities ho na target din ho noong panahon ho ni Dilima. So I don't know kung kilala ni Dilima to. Of course, hindi imposible. Matagal na kapitsyan eh. Ngayon, ang sinasabi ko rito sa inyo, tayong mga nasa opposition, bago tayo magmisa at magpamisa na mga healing, paano mo mahihil, paano mo mapapaigi o mapapagaling ang mga sakit ng sinasabing dulot ng droga na itinuturing ninyo health issues na kung minsan tama kayo health issues, pero kasabay niyan, law enforcement. So, ito ho'y delikado ho to. Hindi ito yung mga ginagamit ng mga addicting na mga drugs na kuminsan may prescription. Ito ho'y hindi to prescription. Talagang, ito yung sinasabi ho natin, dangerous drugs ho to eh. Kaya pag pinag-usapan ho natin, nakikita niyo ho yung babae niya, naka-dekwatro pa, parang ang sama ng loob, nagising siya eh. Parang ang feeling niya, mga putok sa buho kayo, ba't niyo ako ginising? Eh, hindi, nandiyan eh. So, nakikita niyo ho, ipagdasal sana lang ating mga nasa Katoliko, mga obispo at mga pare na magmisa kayo. Ang misa ni sana ganito, sana bago tayo magkaroon ng sinasabing pagkakaisa, silipin ng husto ang pitan dahil nandyan nakapiit ang isang drug queen na may connect sa labas. Sos Mario Josep. Ngayon, malalim ho to mga boss. So para sa atin ho, sasabihin ho natin dito. Labas-masok siya, nakakapag ito'y controversial to, at pagkatapos, pag binasa niyo ho sa archive, kung who is Yu Yuklai, makikita niyo ho siya eh. Nandun ho siya doon yung mga parte na medyo ako'y nagdududa sa mga hukuman noon. Ako'y nagdududa sa mga sa korte natin noon. Ako'y nagdududa sa Department Justice natin noon. Yung Department Justice noon at yung mga Court of Appeals na naging magaan dito at may mga kasong parang medyo na parang napawalang bisyo at gumaan. Iba talaga ang pera na kumakalat sa droga. Kaya kung ayaw isipin ho nitong mga nagmimisa-misang mga obispong mga Padre Damaso kasama yung sinasabing oposisyon na kayo nagmisa, ang pagmimisa ninyo laging saltik doon sa gobyerno na hindi kayo nakikipagtulungan, na ang pagkikipagmisa nyo huwag pumatay, lahat na sinasabi nyo tama. So, lahat na sinasabi nyo tama, huwag pumatay dahil yan ay sinasabi ng Diyos. Pero ang inyong punto ay doon sa gobyerno at hindi nyo tinitingnan
Pakinggan niyo ho to, ano? Sabi ho ni Senator Loren, unang-una, this is a religious event. Yeah, kuntsabahan ninyo yan eh. Kung kuntsabahan ninyo mga Padre Damaso, kaya tayo magsimba para tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Eh kundi ba naman kayo mga putok sa buhong pendeho? Eh o natin kung nakatuwa niyo yung makukote. Kita niyo man naman kung magdadrama kayo. Ang misa na yan, dapat imbitado, hindi lang oposisyon, lahat. Manawagan kayo na matigil ang marahas na pamamaraan kahit naman kami suportado namin dyan. Wala pong katotohanan, sabi ho ni Drilon. Wala pong katotohanan. Walang destabilisasyon. Talaga? Ikaw naman talaga kolesterol, oh. Tayo pong lahat ay magtipon-tipon. Wala namang masama roon dahil magtitipon-tipon para magdasal. Sama-sama para sa kapayapaan. Kapayapaan ng ano? Eh kapayapaan ng pagdasal ninyo na kung saan ang pagdadasal ninyo, kami naniniwala. Pero may halong politika eh. Kaya pag ang simbahan nagpagamit at nakikita mo mga oposisyon, tulad ng dating gawi, sino maniniwala? Eto pa si Asong Ulul. Sabi nitong si isa, tahol nga dyan. Nakakain ka na ba? Okay, sige. Oh, makinig ka. Sabi ni Trillanes, well, primarily, nandito kami to support the call of Catholic Church na huminto ang patayan. Mag-heal ang ating bansa. Lahat naman, kahit naman siguro sa palasyo, naniniwala na matigil yung mga patayan. Ang ibig niyo sabihin siguro, ang pumapatay, eh nasa sa mga pulis, sa mga otoridad na sinasabing sanction at encouragement, ito'y talagang paghihikayat ng presidente. Yun ang gusto niyong palabasin. Tunaw na issue na yan eh. Kaya sabi ni Trillanes, ito na raw yung oportunidad para sa lahat na maisaayos, ma-recalibrate. Nang sa ganun, malaman na talaga na mali yung mga nangyayari sa ating bansa. Mali na ginawa yung kriminal, na ginagawa ng kriminal, o mali yung ginawa ng gobyerno. Linawin nyo ang labo nyo kasi. The line has been drawn kung saan ang mabuti o masama. Okay, kayo yung mabuti. Ang masasama ngayon kapag hindi sumapi sa inyo. Maputok sa buhong pendeho pala kayo. Kaya definitely alam mo na, masama yung mga nangyayari sa bansa. Ay, doon ka na naman eh. Alam mo kasi ikaw, sabi ka, ako'y naniniwala pag ang isang siraulo, pinatulan mo, siraulo ka na rin. Di ba? May kasabihan ng ganun eh. Pag ang isang nasisiraan sa bait, sabi, pag pinatulan mo, wala. Kaya the best way, wag mo nang patulan. Wag nating patulan ang sino man. Kaya pag pumatol ka sa isang siraulo or loko-loko, eh, loko-loko ka na rin. Pero siguro, para mas maganda dyan, pwede mo nalang saltikin na parang ikay saltik-saltik lang. Na parang pinaglalaruan mo na lang. Kasi pag pinaglalaruan mo na lang, pinagsasaltikan, hindi ka galit. Kasi pag pumatol ka, eh, kasama mo na siya. Pero pag sinasaltik-saltik mo lang, pinaglalaruan mo lang, may entertainment value. So everybody happy. So hindi ka ngayon bumaba sa level niya. Mataas ka pa rin yung alas sinasaltik mo dahil nakikita mo ang kanyang kaibhan sa kanyang kalukuhan, katarantaduhan. Gets nyo? Mga boss, no holds bar. Ito pang isa, si Gary. di po kami naniniwala dahil lahat po nagkikritisize sa gobyerno ay nagdi-destabilize. Kahit naman kami hindi naniniwala dahil may iba dyan nagkikritisize sila sa the well-meaning, well-intentioned doon sa mga tumutuligsa. Hindi para mag-destabilize. Tama kayo riyan. Huwag natin lahatin. Ang problema, gusto nyong iangkas sila. Gusto nyong isakay sila. Ayaw kasing sabihin, whether you like it or not, destabilization doesn't necessarily mean metaphorically, pwede, literally, pwede. Bahala kayo, tumingin dyan. Kaya sabi nito ni Alejano, kaya nga kami nandito, dinadaan namin sa legal na paraan, kaparaanan. Wala namang masama. Eh, karapatan ninyo, karapatan ng lahat na magtipon-tipon. Legal na paraan yun. Ito'y sa isang misa. O, nagginamit nyo. Naging pangatuloy mga obispo rito. Naging eng-eng, obtuloy, pati yung mga parit. Ewan. Bakit? Eh, ginamit ninyo sila eh. Ang misa, ang relihiyon, ay para sa lahat. Ang relihiyon ay kundinahin ang gawaing masama. Hindi mo kinukundina yung sektor o yung mga taong selective ka. Kapag kinundina mo ang kasalanan at kasamaan, yun ay dapat kundinahin mo. Righteous anger doon sa wickedness, the deed. But you know what you're doing?
You're selecting the breed of people na nasa gobyerno na kapag hindi sang-ayon sa inyo, silang pinatatamaan nyo. O gamit ang sinasabing misa, gamit ang sinasabing relihiyon.